Mga ka-trops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang bumubuo na nga daw po ngayon ng bagong super team ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang mga bagong free agent na maaaring pang makuha ng Los Angeles Lakers sa free agency market. Kagaya nga mga ka-trops nang naibalita ko sa inyo pagkatapos nga ang mga hindi magagandang nangyari sa Golden State Warriors nang nagdaang araw sa pagkawala sa kanilang lineup nina Klay Thompson at Chris Paul nang wala man silang nakukuha kapalit ay susubukan na nga ng kanilang kupunan na makabawi sa mga susunod na araw. Sa katunayan, matapos nga nilang makuha at mapapirma ng kontrata si Kyle Anderson ay binabalakan na naman nga po nilang kunin si Buddy Hield mula sa Philadelphia 76ers sa pamamagitan ng isang sign and trade deal. Kasalukuyan na rin naman nga po nilang nakikipag-usap ngayon sa front office ng 76ers upang maisakatuparan ito sa lalong madaling panahon. Bukod rin nga kay Hield ay plano na rin naman nga ng Warriors na makipag-agawan ang kanilang front office sa pagkuha kay Lauri Markkanen mula sa Utah Jazz. Sa katunayan, in-offer na nga nila dito ang kanilang player na si Andrew Wiggins. Ang kaso lang mga ka-trucks, gusto rin naman nga ng front office ng Utah Jazz na makatanggap dito ng 5 hanggang sa 7 future first round pick bilang kapalit ni Lauri Markkanen. Yes, ganyan nga po karami ang gusto nilang makuha na gagamitin nila sa pag-rebuild ng kanilang lineup. Kaya kung desidido nga talaga ang Warriors sa pagkuha kay Markkanen at sa pagbuo ng bagong super team next season ay dapat nga ay willing sila na isakripisyo ang kanilang mga future draft picks. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang bagong free agent na maaari pang makuha ng Los Angeles Lakers sa free agency market. Kahit man nga mga ka-trops, hindi pa nakakagawa ni isamang move ang Lakers sa free agency market at trade market ay hindi rin naman nga sila nawawalan ng pag-asa ngayon. Sa katunayan, ayon nga sa sinabi ni Rob Pelinka sa harap mismo ng media, parati rin naman nga daw silang nagiging agresibo sa pagpapa-improve ng kanilang lineup at ipagpapatuloy nga po nila ito sa mga susunod na araw ngayong off-season. Sa ngayon nga daw po ay meron na silang hawak na 14 players na merong garantisadong kontrata sa kanilang lineup. Ibig sabihin, meron na lamang nga sila ngayong natitirang isang bakanteng pwesto na maaari nilang magamit upang makakuha ng isang bagong players na available pa sa free agency. And speaking of free agency, tunay rin naman nga talaga mga ka-trucks, na hindi pa huli ang lahat para sa Lakers gayong may ilan pa nga ditong mga manlalaro na pwede pa nilang kunin kagaya na lamang nina Kyle Lowry, James Johnson, Justice Winslow, Jay Crowder, Cody Zeller, Myers Leonard, Dwayne Dedmon, Markieff Morris, at si Omer Yurtseven. So yun lang nga mga ka-trops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikits muli sa ating susunod na video.